Hello mga coders, welcome back sa ating channel. Ngayon ang topic natin is about Python. Yan. Ituturo ko na sa inyo ang basic ng Python. Basic muna para di kayo mahirapang aralin itong Python. Kasi medyo mahirap itong programming language na to. Ituturo ko muna sa inyo yung mga basics na dapat nyong malaman. Mga fundamentals. Ang Python, isa ito sa mga sikat na programming language sa buong mundo. So, lagi siyang kasama sa top 5. Pero before tayo mag-start, iniimbitahan ko muna kayong mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. I-click nyo yung subscribe button. Pati na rin yung notification bell para lagi kayong ma-update kapag may mga bago akong tutorial, lalo na about Python. At pakiclick na rin yung like na button. Kasi kapag maraming like, yan, gagawa pa ako ng mas maraming mga tutorial about Python. So let's start guys. So pag-usapan natin what is Python. So Python is an interpreted high-level general purpose programming language. So, marami siyang gamit. Kaya siya tinawag na general purpose programming language. So, interpreted. So, may ginagamit siyang interpreter para ma-interpret yung mga code ng Python into a machine language. So, mas mabilis to kasi interpreted. So, and Python is created by Guido van Rossum and first released in 1991. So matagal na pala tong Python. Since 1991, meron na palang Python. At ang nag-develop nito ay tong si Guido. Isa tong isa siyang Dutch na programmer. So salamat kay Guido. At meron tayong Python ngayon. Okay, ano ba yung mga career na pwede nyo tahakin after nyo aralin itong Python na to? So una dyan yung web development. So pwede kayo mag-create ng mga website gamit ang Python. So sa web development, pwede kayong gumamit dyan ng mga framework gaya ng Django tsaka Flask. So magkakaroon tayo ng mga tutorial about sa mga frameworks na yan. And next na career is about machine learning. So uso to ngayon about AI. Yan. Machine learning. About mga artificial intelligence. And next na career na pwede nyo tahakin ay about data science or data engineering. So ito yung mga taong nag-a-analyze ng mga data. Or mga tinatawag nilang big data. So, ito, madalas gumamit nito yung mga malalaking kumpanya like Google and Facebook. So, marami silang data. So, kailangan nila ng mga data engineer para i-analyze yung mga data na yan. And of course, kung marunong ka ng Python, pwede kang mag-work as system admin or DevOps. So, kasi sa Python, pwede ka mag-create ng mga scripts dyan eh. Script na yan, pwede mong utusan yung computer kung anong gagawin niya. So, pag marunong ka ng scripting ng Python, so pwede ka mag-apply as system admin or DevOps. DevOps, yun yung mga developer na may halong system admin. Yan. Okay, ngayon guys, bago kayo makapag-program sa Python, so dapat makapag-install muna kayo ng Python sa inyong mga computer. So ngayon, gagamit tayo ng isang library ng Python or distribution. So ito yan, Miniconda. Sabihin, mini lang siya kasi merong malaki dito, yung Anaconda tawag nila.
So, hindi natin i-install yung Anaconda. Ang i-install lang natin to ay yung Miniconda para maliit lang. Yan. Ito yung kanyang website. Dito nyo yung madadownload itong installer ng Miniconda. So, ilalagay ko yung link nito sa description ng video na ito. Check nyo lang sa ibaba. So, kung naka-Windows kayo, so, install nyo lang itong Python na 3.7. So, under sa Windows installer yan. Install nyo itong Miniconda na 64-bit or 32-bit. Yan. Ang install nyo guys, yung latest na yung 3.7. So, huwag nyo nang gamitin itong 2.7. Kung first time yung mag-aaral lang Python. So, advice ko lang sa inyo, gamitin nyo yung itong install nyo itong 3.7 kasi wala lang support tong 2.7 yung Python 2, so baka tanggalin na to sa future. Ang i-maintain na lang nila ay yung Python 3. Yan. Kung naka Mac OS kayo, ito narito yung installer niya, at kung naka Linux naman kayo, nandito rin, so may installation guide naman dito, so madali lang naman yan eh. Download nyo lang, lalo na kung Windows. So, mag-error lang exe file yan. So, yan, double click lang natin. So, na-download ko na siya, guys. So, i-install natin tong Miniconda na to. Double click nyo lang. And yan, click nyo lang yung next. Click nyo yung I agree. Tapos, yan. Click nyo na lang tong all users. Yan. Kung admin naman kayo sa PC sa inyong computer, click nyo lang yan. All users na. Yan. So, ito yung path nya. Dito siya may install sa program data. Miniconda. So, click next. Yan. So, click nyo na lang itong add Miniconda 3 to the system path and environment variable. Yan. So, click nyo lang yung install. Yan. So, antayin nyo lang ma-install to. Click natin yung next. And, check ko na lang to. Then, click finish. Yan. Yan, na-install na natin ang Miniconda. Okay guys, ang gagamitin kong text editor dito ay itong Atom. So, kung gusto nyo itong ma-download, puntahan nyo lang tong website nila, yung atom.io, at ilalagay ko rin yung link na to sa description ng video na to sa ibaba, check nyo na lang. So dito guys, meron siyang download nyo na lang tong Windows installer. Yan, click nyo na yung download tapos install nyo lang. So na-install ko na to guys, so i-open ko na yung Atom na text editor natin. So, ito yung Atom na text editor. So, yan yung kanyang homepage. So, milalabas na ganito. So, dito guys, sa welcome guide, mayroon ditong option na install package. So, click nyo lang yan. Kung hindi man lumabas tong welcome guide na to, pwede yung ma-open pa rin tong install package. Click nyo lang yung file. Then, settings. Yan. Yan. So, sa baba mayroong install. Yan. Click nyo lang itong menu ng install. So, dito sa install package pala guys, dito nyo mahanap yung mga package na pwede nyo magamit about Python. So, marami yan. Mga parang na libraries or package na pwede natin magamit para makakatulong sa atin para sa pag-aaral natin itong Python na to. So, hanapin natin dito yung Python. Yan. So, ito guys. So, sa baba makikita nyo maraming mga package yan na pwede nyong install. Pero dito ang ginamit ko
sa mga package na to ay itong yan, yung autocomplete Python yan. Maganda to guys, so install nyo yan para mas mabilis kayo makapag-develop ng mga program sa Python. Yan. Install nyo lang yan. And isa pang dapat nyo i-install dito ay search nyo yung terminal. So gagamit tayo ng terminal dito. So ang in-install ko rito guys ay yung terminal na ito, yung Platformio IDE terminal yan. So gagamit tayo dito ng Windows terminal. So maganda ang gamitin tong ano na to, terminal na to, yung Platformio IDE terminal. So pag na-install nyo to guys, click nyo yung settings. Yan. Yan. So sa settings, hanapin nyo rito yung shell override. Yan. So by default, ang hanapin nito yung PowerShell. Ang makikita nyo rito yung PowerShell.exe. So palitan nyo yan guys, gawin yung ano, cmd.exe. So pwede nyo kopyahin itong path na to. Yan. Kung naka-Windows kayo. Yan. Gagamitin natin to kasi yung PowerShell nagkakaproblema siya sa Miniconda. So para hindi kayo magka-error, so mas maganda gamitin niyo na lang tong ano, Windows terminal na to. So sa inyong Atom na text editor guys, hanapin niyo itong puntahan niyo tong plus na icon na to. Ito yung new terminal na icon. Click niyo yan. So, may lalabas itong terminal. Click nyo enter. Tapos type kayo ng Python. Yan guys. So pag lumabas to, yan. Ibig sabihin, naka-setup at naka-install na yung Python sa computer nyo. Yan. So gamit natin dito yung Python 3.7.6. So try natin mag-input or mag-enter dito ng Python na command. Press enter. Yan. So yan, nag-print ako dito ng simpleng hello world. Ito yung command niya, print hello world. So simple lang guys, di ba? Simple lang naman yung code ng Python. Hindi siya ganun kahaba. Hindi siya katulad ng ibang mga programming language na marami kang kailangang i-type. So sa kanya, ano lang, simple lang. Okay guys, ang first topic natin ngayon ay about numbers. So sa Python, mayroon lang siyang dalawang klaseng numbers. Yung tinatawag nating integer tsaka floating point numbers. So, pakita ko sa inyo guys. So, dito sa aking Atom na text editor, mayroon akong project dito na folder. So gawa tayo dito ng new file. Right click nyo lang, new file tayo. So gawa tayo dito ng file na number.py. bakit .py? Kasi Python. So ang extension nyo lagi ay dapat .py, wag nyo gawing .txt. So, dapat .py. Yan. So, pag mayroon na kayong ganito, so, pwede na tayo mag-code sa loob nito, mag-type ng mga Python code. So, gaya na sinabi ko, mayroong dalawang klaseng number sa Python, yung integer. Yan. Example niyan guys, yung mga whole number, 1, 2, 3. Yan. Whole number. And ang next na klase ng number sa Python ay itong floating point numbers. So pag sinabing floating point, yan yung mga number na may
decimal, or 1.5 yan. 2.0 yan. Floating point numbers. Yan. So, nilagyan ko na ng hashtag sa umpisa para alam ni Python na ito ay comment lang yan. Para hindi niya yan i-execute. So, pag gusto niyo maglagay ng comment sa loob ng Python, so, gamit na kayo ng hashtag yan. So, gagawin natin dito guys, mag-open tayo ng terminal para makapag-run tayo ng Python. So, dito sa lower left corner, click nyo yung plus na icon. Yan, may mag-open dito. So, mapansin nyo blanco. Pag blanco guys, ano lang yan? Scroll up nyo lang yan. Yan. Kasi nasa taas yung ano. Yung pinakasimula. So, automatic mapupunta kayo dito sa loob ng folder na itong tutorial part 1. Yan. So, kung hindi yan dumiretso dyan, kailangan yung puntahan yan mismo. Gamit lang kayo ng command na CD yan. Tapos yung path. Yan. Puntahan nyo lang yan. Yan. Paano yung path. Yan. Hindi ko na tutuloy. So, basta yun lang yan. So, since na nandito na tayo sa loob ng folder ng tutorial part 1, pwede tayo mag-run ng mga Python ng mga file or program. So, example, kunyari, gusto natin mag-print. Okay, print tayo dyan. 1 plus 1. Save natin to. So, para makapag-run tayo dito sa terminal natin, type nyo yung command na Python. Python space, kung ano yung pangalan ng program natin, yung number.py. Py, yan. Click enter. Yan. So, lalabas niya yung result. So, number 2, lalabas ang result niya. Yan. So, sa Python, guys, para makapag-declare tayo dito ng mga variables, madali lang yan. So, type nyo na yung pangalan ng inyong variable. Kunyari, pangalan ng variable natin ay sum. Yan. Ang kanyang, equal siya dito. Kunyari, 1 plus 2. Yan. Tapos, i-print natin yung value ng variable na sum. Ayan. Save natin ulit to. And run. Ayan. So, ang result ay yan, 3. So, tama siya, di ba? So, guys, kapag mag-create kayo ng mga variable, mas maganda yung ano, okay, mag-start sa numbers. Ayan. Dapat, tsaka huwag din kayo mag-i-search ng mga special characters. Ayan. Ayan. Hindi yan magandang ano. Kasi mag-i-error lang din kayo. Try natin. Huwag na kumuha tayo ng variable na ang start ay number. Print natin to. Save natin. Yan. Diba? Nag-error siya. Invalid syntax. So, hindi siya tinatanggap ng Python. Hindi niya tinatanggap yung mga variable na nag-start sa numbers. Dapat letters ang start niyan. So, run natin ito. Tinanggal ko na. Ulitin natin. Yan. So, hindi na siya nag-error. Basta guys. Yan. Ganda rin na practice ay kapag magkagawa kayo ng mga variable, kunyari, salary.
gagamit gamit kayo itong snake case, tawag niya snake casing, gumagamit puro small letters tapos may underscore. Pwede rin yung ano camel case yan, so pinagdidikit yun yung dalawang words tapos yung second word kakapital. Pero maganda sa Python gamit kayo itong snake case yan. Salary format nyo ay 50,000 yan. Tapos tax per month. Zero yan. Total. Print natin yung total salary. Save natin, run natin to. So dito, try natin i-multiply itong salary mat na integer versus sa versus dito sa tax mat na naka-floating. So meron siyang decimal. Tingnan natin kung ma-multiply niya ng tama. So yan, tama. So ang result is 150,000.0. So automatic, ginagawa niyong floating point yung result. Yung result natin naging meron siya agad decimal. So yun guys, ang ating lesson for numbers. Okay guys, ang next topic natin ngayon ay about string. So pag sinabing string sa Python, yun yung mga words na naka-enclose sa loob ng double quote. Kaya nito, yan. Or single quote. Yan yung mga string. So try natin mag-create dito ng variable na may string. Ang value niya ay ano, Pinoy. Yan. So tuturo ko sa inyo guys yung about indexing. Pag sinabing indexing, yung word na Pinoy, ang letter P ay i-start siya sa number 0. Tapos yung I, siya yung number 1. Yung N, yan yung number 2. Yung O, yung number 3. At yung Y ay number 4. So yun yung ma-index ng bawat letra. So para ma-display natin yung first letter, na-reprint natin first letter ng my string na variable. So gagamit tayo dito ng square bracket. Sa loob ng square bracket na yan, dyan yung ilalagay yung index. So ano yung index ng letter P? Ang index niya ay 0. Yan. Save natin yan. Okay, sa loob ng terminal, run natin tong string.py na program. Type natin python string.py. Yung string.py yun yung pangalan ng ating file. So enter nyo. Yun. So napansin nyo yung result. Nakuha natin yung first letter. Yung letter P. Yan. Try natin display naman yung second character. Or yung second index. Yung I, which is ang index niya ay dapat 1. Yan. So yan guys, nakita nyo. Na-display natin yung letter I. So ituturo ko naman sa inyo guys yung tinatawag na, so kanina tinuro ko yung index na, so slicing naman. So slicing guys, so pag sinabing slicing, kunyari gusto nang natin makuha yung letter na P at I. So para magawa natin yan, gamit tayo nitong so may gagawin tayo ng colon sa loob ng bracket.
Kunyari, gusto natin ma-display yung PIN. So, sa first, dito sa left side ng colon, type nyo dyan yung pinaka-start. Kunyari, 0 yung start. So, hanggang sa end. So, ang index ng end dito ay 2. Yan. Save natin, run natin. Yan. So, din is... So, na-display niya yung PI lang. So, ibig sabihin pala nito, guys, pag yung sa right side, yan yung index ng N. Pero, hindi niya isasama yung N kapag in-execute niya na. Yan yung ibig sabihin niyan. So, pag gusto natin isama yung N, so, dapat type natin dito ay 3. Save at run natin. Yan. So, na-display ko na yung PIN. Yan. So, tandaan nyo yung guys, nakakarito rin to. Akala nyo kasama yung N, pero hindi pala kasi mali yung index na na nailagay nyo. Dapat, dito sa right side, yan yung index na, pero yan yung index na hindi niya i-display. So, yung 3, ang sa index 3 yan yung O, di ba? So hindi niya i-display yung O. Hanggang ano siya. Hindi niya isasama sa pag-display O. So i-display niya lang yung 0, 1 and 2 na index. Yan. Pwede rin guys na huwag niyo na i-type yung 0. Yan. Ganun din yung magiging result niyan. Save natin. I-run natin. Yan. So, PIN pa rin. So, automatic, alam na ng Python na ang gusto mong value dito ay yung 0. Same din with sa, gusto naman natin ma-display yung NOY. So, NOY lang. So, anong index ng N? Index niya ay 2. So, 2. So, kahit hindi na tayo maglagay dito sa right side ng index, kahit black ko lang yan, okay lang yan. Tingnan natin yung magiging result. Try natin ulit pa. Yan. So, mapansin nyo, na-display yung word na NOY. Yan. So, automatic alam ng Python nang gusto mong i-display ay yung mula index 2 hanggang sa dulo. Kasi blanco yung nilagay mo rito. So, mayroon pa tong ano. Pwede kayo maglagay dito ng dalawang colon. Ibig sabihin yan, yung sa pangatlong value, yan yung step. Parang i-skip niya. Yan. Nare, pag nilagay nyo 1, tapos, natin, save natin, try natin ito. Tingnan natin kung anong maging result. So, yan. Ibig sabihin, gusto niya i-display lahat. So, wait. So, ibig sabihin niya, kapag naka-blank ko to, sabihin, parehong left and right. So, ibig sabihin yan, gusto nyo kunin lahat ng letters. Sa step, so, pag 1, wala siyang i-skip na letra. Try natin gawing 2 para mas maintindihan natin to. Tingnan nyo mong nangyayari. Yan. So, meron siyang in-skip na mga letra. So, una, dinisplay nyo yung P. Sa pangalawang letra, in-skip nyo na, nawala yung I. Then, yung pangatlo, dinisplay niya yung next na letra, in-skip nyo ulit yung O, and then din-display nyo na yung last letter na Y. Yan. Yan yung purpose nitong pangatlong value dito sa slicing. And oh nga pala guys,
etong string sa Python, ano siya? Immutable. Immutable. Ayan, so, ibig sabihin, hindi nyo pwedeng basta-basta baguhin yung kung ano yung value ng variable na to. Kunyari, my string. Hindi nyo mababago yung value niya. Kasi, siya ay isang string. Kunyari, baguhin natin yung value ng ano. Kunyari, my string. Baguhin natin yung first letter niya. So, index 0 yan, diba? Gawin natin, ano to? X na lang yan. So, itong letter P, gusto natin gawing letter X. So, pinapalitan natin yung value niyan. So, yung my string na variable, ito siya. Tapos, yung index 0, yung letter P, papalitan natin ng X. Pero sa Python, bawal yan. Pag nirun ko yan, ay save natin, run natin. Yan. Error siya. Yan, sabi dito, object does not support item assignment. So, hindi nyo basta-basta pwedeng baguhin yung value ng my string na variable kasi isa siyang string. So, ang lahat ng string ay immutable. Hindi sila pwedeng basta-basta baguhin. Okay. Isa pang magandang function sa string, pwede nyong baguhin yung pag gusto nyong gawing capital letter lahat, i-run nyo lang tong upper na function. Ayan. Save natin at i-run. Dapat pala dito sa loob. So, okay. Print natin to. And then save natin to. Run natin. Sa terminal, run natin. Yan. Okay, yan. Napansin nyo, naging capital letter lahat. Yung Pinoy na nakaninang naka-small letter or lowercase. Yan. Ginawa natin uppercase lahat. Pwede rin naka-capital lang ay yung first character. So, gagawin mo tayo. Capitalize. Yan. Tinuturo. Sinasabi na sa atin ng atom kung ano yung tinutulong tayo ng atom para mahanap yung capitalize. So, save natin ito. At run natin. Yan. So, yan. Napansin nyo guys. Yung first letter ay naging capital. Yan. Okay guys, balikan ko lang yung kaninang topic natin na about immutable. So, kapag halimbawa, itong ginawa nyo, kanyari, yung buong my string na variable, inassign nyo, binigyan nyo siya ng value na x, yan. Ito, pwede yan. Kasi, binabago natin yung pinapalitan na natin yung value na Pinoy. So, nire-replace natin yung buong my string. Sabihin, parang nabubura ito eh. Yung buo na yan. So, mag-create siya ng bagong variable. So, pag-print natin itong my string, sinave natin. Yan. So, nakita nyo, ang value na ng my string ay x na. So, yung kaninang variable na my string na may value na Pinoy, hindi na natin siya ma-access.
So, mayroon ng bagong variable na may string. Ang laman niya ay x na lang. So, ito, wala na to. Ito na yung bago niyang, ito na yung bagong variable, no, ang value ay x na. Parang na-override natin itong variable na to. Next na pag-usapan naman natin ay itong split. Ano ba itong split na to? So, pag i-split, sobrain ko lang to. Kunyari, itong Pinoy, dagdagan natin isa pang word. Pinoy ako. Tapos, tawagin natin yung split na function. Yan. So, mangyayari dyan. So, tingnan natin, run natin. So, yan. Nakita nyo, nag-create siya ng array dito. Hinati niya yung dalawang words. In-split niya. So, ang ginamit niya rito yung space. So, may space sa gitna nila. So, every time na mayroong space, hahatiin niya yung mga words na yan. Hati niyo yung string na yan. Depende kapag may maraming space. Kunyari, dagdagan pa natin ng space. Pinoy ako. Yes. Natin ng yes. Save natin. Run natin. So, yan. So, every time na mayroon siya makita ng space, hati niya yan. I-split niya yung mga words. Yan. So, pwede rin comma. Yan. May natin yung comma, automatic, ano niya yan. I-split niya. Try natin. Ah, hindi. Hindi niya na i-split. Kasi, hindi ko pa sinasabi rito. So, dapatan ng split, kailangan natin sa loob ng split, kailangan nyo ilagay dyan kung saan siya mag-i-split. So, by default, puro spaces. So, dito naman, sinasabi natin na mag-split siya kapag meron siya nakita ng mga comma. Yan. Karan natin. Yun. So, na-split niya, di ba? Pwede rin by letter. Pwede yung letter na O. So, doon siya mag-split. So, run natin. Yan. So, nakita nyo. Nag-split siya. Hindi niya dinidisplay yung letter na O. So, PIN lang. And next. Dinisplay niya na yan. Pinagsama niya na yung Y, comma, at AK. Yan. Tapos, may nakita siyang O, hindi niya dinisplay, so hinati niya na. So, next na word ay itong comma, tapos yung yes yan. So, hinati niya, i-split niya talaga. Okay, ang next topic naman natin ay about formatting. Print formatting. Sa i-print tayo rito. Mayroon,
comma, tapos gagamit tayo dito ng curly brace. Open, close, curly brace. Tapos may gagamit natin itong format na function. So, sa loob ng format, pwede tayo maglagay dyan ng mga value. Ngayon, main, ang name nyo ay Sony. Yan. Run natin to. So, ibig sabihin nito, ipiprint niya itong my name is, tapos sa loob ng pag-curly brace na ito, papalitan niya ng value na Sony. Yan. Save natin at i-run. Yan, napansin nyo. So, my name is Sunny. So, nga. So, sa loob ng curly brace na to, dyan nga, in-insert yung value na Sunny. Yan. Pwede rin tayo dyan, guys, maglagay ng mga multiple values. Nangyari, item 1. So, meron ko pang item 2. Yan. So, item 1 nyo, ano ba nyo? So, lagay nyo dito kat sample, apple. Yan. Apple na lang. Tapos, ang second item natin ay orange. Yan. So, tapos itong apple na punta rito sa item 1, itong orange item 2. Save natin at i-run natin. I-run natin, yan. So, na. Kita nyo, sa item 1, ang value niya ay yung apple. Item 2 ay yung orange. Yan. Pwede rin, guys, na sa loob ng format, mag-create kayo dito ng variable. Kunyari, may variable A equals to apple. Tapos, second variable natin ay B equal siya sa orange. Tapos, dito sa loob ng mga curly brace, dyan yung itatype yung mga pangalan ng variable. So, A and B. Save natin. So, yan. So, pwede nyo rin pagpalitan yan. B. Tapos, yung item 1 ay yung B na variable at ang item 2 ay yung A na variable. Save natin. I-run. So, yan. Napagpalit natin. So, yan guys yung basic ng print formatting para sa string. Okay guys, ngayon pag-usapan naman natin ay about list. So, list. Ang list sa Python, same lang siya ng array ng JavaScript. So, for example, gagawa ako dito ng variable na my list. So, pag list, dapat nasa loob siya ng bracket. Yan. Kanyari, meron tayong A, B, at E. Yan, meron akong list. So, yung list, listahan talaga siya. So, meron, sa loob ng list na to, meron tayong A, B, C, D, E. Yan yung laman niya. Yan na naman ng ating list. So, print natin. Save muna natin and run natin. Run natin itong python space list.py. So yan, dinisplay niya lang yung list natin. At kapag gusto natin ma-access yung first element o yung unang laman ng ating list,
So yung A, magamit tayo dito ng index. So 0 yan. Run natin. Yan. So yan na. So na-access natin yung first letter. So A. Same din. Pwede tayo gumamit din dito ng slicing sa list. Try natin. Nangyari. Gusto natin makita yung letter B, C, D. So type natin. Index 1, mula index 1 hanggang index 4. Yan. Save nyo at run natin. Yan. So, nakita nyo na display yung letter B, C, and D. Yan. So, sa may list, itong list, mutable siya. So, ibig sabihin, pwede natin palitan yung mga value niya. Yung laman ng list na to. Kunyari, yung palitan natin yung value ng index 0 niya. So, ang index 0 niya ay A, di ba? So, gawin natin yung X na lang. Yan. Tapos, save natin. Try natin. Ayun. So, napansin nyo yung letter A. Kanina, naging X na. Na bago natin yung value ng index 0 niya. Sa... Okay. Pwede rin tayo magdugtong dito sa list na to. Gamit tayo ng function na append. Yan, append. So, append lang natin. Kung mag-append tayo sa pang letra dito, yung F. Yan. Save natin. Run natin ulit. So, yan. Nakita nyo, nadagdagan siya. Naging A, B, C, D, E, F na siya. Yan. Yan. So, sa loob ng list, pwede rin tayo dyan maglagay ng mga integer. Try natin mag-enter ng integer. Yan. Append tayo ng integer. Save natin. Yun. So, tinatanggap siya. So, kinumbay natin yung string tsaka numbers. Yan. Pwede. At pwede rin tayo dyan mag dagdag pa ng another list. Pwede tayo mag-combine ng dalawang list. Kanyari, gawa tayo sa pang list 2. Ayan. So, laman ng listo natin. Kanyari, puro numeric. Ayan. Tapos, para makombine natin siya sa, yung listo, iko-combine natin sa unang list, yung my list. So, tawagan natin yung my list, tapos dot extend. Yan. Sa loob ng extend na parenthesis, enter nyo dyan yung list. Itong list 2. Yan. So, run natin. Save muna. And run. Yan natin. So, yan. Nakita nyo. Nakombine natin yung dalawang list. Yung unang list natin, puro A, B, C, D, E. Yung pangalawang list naman ay numeric. Yung 1, 2, 3, 4, 5. So, na-combine natin siya. Okay. Pag gusto nyong sa list din, pwede tayo mag-delete dyan. Nangyari. Okay. Gagamit lang tayo ng keyword na yung function na pop. Yan. So, automatic mag-delete yan. Okay. Ipasa natin yung sa variable yung
kunin ni-remove niya. Yung pop, ang gagawin niya mag-delete siya ng isang letra dito sa ating list. So, i-delete yung letter E. By default, yung dulo ang di-delete niya. Tingnan natin. Display din natin yung list. Tapos, display natin yung kunin ni-remove niyang items. Yan. Save natin and run. So, nakita nyo yung my list natin nung nilagyan natin ng pop. So, nawala yung letter E sa list. Naging ABCD na lang. Ang ni-remove niya ay yung letter E. Yan. Ito yan. So, yan ang ating lesson for list. Yan. Okay guys, pag-usapan naman natin about comparison operators. Kung ano ba yung mga operators na meron sa Python. Yung mga comparison operators. So, usually ito lang din yan. Halos similar lang din siya with other programming language. Yung greater than. So, yan. Meron din siya. 2 is greater than 1. Man. Then, meron din siyang less than. Meron din siyang greater than or equal to. At, meron din siyang less than or equal to. At equality, yan, 1 is equals to 1. So, sa Python, di siya gumagamit yung tatlong equal sign, gaya sa JavaScript. Kasi automatic, chinecheck niya na yung data type ng bawat yan. Kung yung mga kinocompare niya. So, dito, enough na yung dalawang equal sign lang. Yan. And inequality, ito yung sign niya, exclamation point, and yung equals sign. So, try natin to guys. Magrada lang tayo dito ng Python. Yan. So, dito. Mag-execute tayo dito ng command. So, check natin kung 1 ay equals to 1 ba. Yan. So, true. Yan. So, true yung result niya. So, yung true. Yan yung mga boolean. So, sa Python, meron din mga boolean yan. Boolean na true and false yan. Nag-start sila lagi sa capital letter, true and yung false sa capital F yan. Try naman natin dito mag-end. Test natin kung mag-equal yung 1. False, gawin natin string tong 1. Yan, false ang sagot niya. So, yan lang guys. Yan yung mga comparison operators na meron sa Python. Okay guys, ngayon naman pag-usapan naman natin ay yung mga control flow dito sa Python. Gaya ng mga if else, yan. If condition, if else, yan. For loop, pati. Yung mga for loop, yan. Discuss natin. So, una natin pag-usapan yung if condition, yan. If. So, madali lang to guys. So, type nyo lang if. Tapos, kung anong gusto nyong i-compare, kunyari, okay, 2 is greater than 1. 2 is greater than 1. Tapos, type nyo yung colon after nyan. Ibig sabihin ng colon, maglalagay tayo ng another block of code. So, pag in-enter nyan, yan, mapansin nyo, mag-i-indent siya automatic. So, dyan yung lalagay yung code na i-execute nya kapag true yung value nitong if condition na to. So, mag-print tayo dito ng hello kapag true. Execute natin ito guys, run natin. Python control UI. Yun. So, nag-execute siya. So, in-execute niya itong if 2 is greater than 1, print hello. Yan. Pwede rin maglagay ng else dyan. So, else. Sandali lang yan. Else.
Okay, address lang natin itong else, yan. Tapos magdagdag tayo ng colon sa dulo ng else, yan. Tapos enter, yan. Tapos yung code na i-execute natin. Nari high na lang, yan. So ibayin natin itong condition para ma-execute nyo yung high. Yan. Save natin. Run. Ayun. So, if 2 is less than 1, so ito ay false. So, ang i-execute niya itong else condition na to. Print high. Yan. At pwede rin tayo magdagdag dito ng ano, nested if. Yan. Pag sinading nested if, nangyari, nanggalin ko muna to. Yan. So ito yung nested if natin. Maglagay tayo ng else to, no? Else then. So run natin to. Yan. Execute nga yung else condition dito sa baba. So para mag-execute tong high na to, yung nested if natin, kailangan true ang value nito. Save natin. Yan. Print niya, na-print niya nga tong yung hello and then yung hi. Kasi yung 2 is greater than 1 and 3 is greater than 2. So siya ang nag-execute naman this time. Okay. Pag-usapan naman natin about yung isa pang control flow na for loop. For loop. So, halimbawa, meron kayong list. Dito na, yan. Kunyari, numbers na lang. 5, yan. Meron tayong list na ang laman ay 1, 2, 3, 4, 5, yan. So, pag gusto nyong i-display lahat yan or mag-loop sa loob ng list na yan, gagamit tayo ng for loop. So sa for loop, type nyo na yung for, tapos ko yung variable name, katanong name to, kunyari x na lang, for x. Tapos in, type nyo in, tapos my list, yun yung pangalan ng inyong list, tapos colon ulit, and then sa baba yung code na gusto nyong i-execute. Print natin yung mga yung value ng variable na x, yan. So ibig sabihin nito for x in my list, so sa bawat numbers na nasa loob ng my list ko, i-print mo yon. So i-print niyo yung x, yung x yung variable lang yan, katanong pangalan ilagay niyo dyan, okay lang. So run natin to, execute natin. Yan. So, print niya isa-isa yung laman ng list natin. Or yung sequence. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Okay guys, yan yung ating mga control flow from Python. So, yung iba pang mga control flow, i-discuss ko na lang sa ibang mga
tutorials natin. For now, ito lang muna. Para practice nyo to, guys. Yung mga tinuro ko sa inyo. Para hindi nyo makalimutan. Okay, guys. Abangan nyo yung mga next tutorial ko about Python. So, just make sure na mag-subscribe kayo sa aking channel. And click nyo yung notification bell. Yan. And also, don't forget to like this video. At pakishare na rin ito sa inyong mga friends na gustong matuto rin ng Python. Okay, salamat sa inyong panonood. Kita-kita ulit tayo sa mga next tutorial ko.